I hope ay okay po kayong lahat kung saan po kayo naroroon ngayon. And ang isi-share ko po sa inyong tips ngayon ay kung paano po aalagaan si Aglaonema Doña Carmen. Itong mga care guide po, so sana ay sasamahan niyo po ako. But before that, ay pag-uusapan po muna natin kung ano po ba yung mga benefits na makukuha natin sa pag-aalaga ng mga Aglaonema. Well, there are lots of benefits po talaga pag si Aglaonema po yung ating aalagaan. Before me po is marami-rami na po yung mga plants na... Pasensya na po doon sa dumaan. Nakayoko po siyang dumaan para po hindi siya makita. Kaso lang po, kita po yung ulo niya. Okay. Sana nga ba tayo? Okay. Ako... Mas prefer ko pong aalagaan si Doña Carmen kaysa mga caladiums. Opo, pasensya na po sa mga caladium lovers dyan. Basta mas kailangan ni caladium ng more attention compared to Aglaonema. But there are really lots of reasons kung bakit mas maganda si Aglaonema kaysa ibang mga plants. Purifying. Sila po yung ma-absorb ng mga toxic chemicals na hindi po natin nakikita sa ating bahay. Halimbawa po, isa-spray po tayo ng mga cleaner sa ating bahay, yung mga cosmetics na ating ginagamit. Yung pong mga products na yun ay nag-i-emit po sila ng mga toxic chemicals na hindi po natin nakikita. And yung pong mga chemicals na yun ang ina-absorb ng ating mga halaman ng ating mga indoor plants para po maging malinis ang air na nagsisirculate sa ating tahanan. So, yun po ang pinaka number one na kahalagahan kung bakit kailangan natin magkaroon ng kahit isang houseplant man lamang po doon sa ating bahay. Isa pa rin po is, ang mga Aglaonema po kasi, very colorful po yung foliage niya. Sabi nila, dahon pa lang, bulaklak na. Yes, never po siyang boring kasi iba-iba po yung pattern niya. Very interesting po yung mga pattern ng mga dahon niya. And very therapeutic po siya para sa mga tao na nag-work po from home. And pangatlo po is low maintenance po siya. Kung busy po kayo sa lahat, ay mas mainam po na ito pong mga Aglaonema ang ating aalagaan dahil hindi po nila kailangan ng everyday na attention po natin. Talagang nagsusurvive lamang po sila, nagsusurvive lamang po sila as long as yung mga right conditions ay naibigay po sa kanila. And never po talaga silang ganun po kaselan. So now, let's go to Doña Carmen. Yung soil requirement po ni Doña Carmen is, like other aglaonemas, okay lang po sila kahit anong soil ang ating gagamitin sa kanila. Basta po, well drained lamang po siya. And then, meron pong mga organic materials. Yung iba po, ginagamit po nila carbonized rice hull with vermicast and cucupit. Yun, ang mga ganong combination. Yung iba naman, rice hull lang. And then, meron din pong garden soil with compost, with cow manure, yung mga ganon po. Sa akin naman din, kasi dati nga, meron po kaming babuyang walang amoy. So, yun po talaga yung ginagamit po yung rice hull na composted na siya with dumi ng baboy. And imimix ko lang po yun sa garden soil po. And with compost na rin po yun. And minsan kung meron kami available na vermicast, ay yun po ang ginagawa kong potting mix para kay Aglaonema Doña Carmen. So second is yung sunlight requirement. Si Doña Carmen po ay gustong-gusto po niya yung fall shade. Yes, hindi po siya namamatay kung ilalagay po natin siya in full sun, pero hindi po siya ganun katingkad ang kulay, hindi din po siya ganun kalaki, and pag sobrang mainit na po is nasusunog po yung kanyang mga dahon. So yun po, kailangan full shade po siya. Kung wala po kayong full shade, okay lang naman siya na naaarawan, basta morning sun, afternoon sun, yun, and hindi po meron pong dumaan. So yun po, full shade, mas maganda po siya. Ito pong mga Aglaonema kunto ay nasa full shade po to sila. Yes, naaarawan po sila in the morning. Morning sun lamang po, mga 7 to 8 a.m. Ganun lamang po.
kaya ang gaganda po ng kulay nila, like this one, tingnan nyo po. Yung green, huwag nyo nang pansinin dahil yun po yung ginagraph ko. Ayan, ang ganda po niya, yung nasa fall shade siya. And yung water requirement naman po is, hindi po kailangang araw-araw po tayo nagdidilig kay Doña Carmen. Ang maliban lamang po kung laging umuulan, yes, palagi po siyang nababasa, pero pag well drained po yung cell natin, ay okay lang po kung lagi po siyang nauulanan when outdoors. Basta sigurado lang po talaga na yung tubig, ulan, ay hindi po nagstay doon sa pot, and then talagang nag-drain po siya. Pero pag ilalagay po natin indoors, si Aglaonema Doña Carmen po ay dapat hindi po everyday dinidiligan dahil hindi nga po madaling mag-dry out yung soil niya. And also, para po malaman natin kung kailan tayo magdidilig is, yun, itetest lamang po natin yung soil. Gaya po ng dati kong sinasabi, itatouch lamang po natin dito. Kung moist pa siya, ay okay pa na hindi diligan. And then kung mag-dry, ay saka na po. Kasi okay lang po kay Doña Carmen kung mag-dry out yung soil. Basta huwag lang po ganun katagal. And then, temperature. Kailangan po ba natin pag-uusapan yung temperature ni Doña Carmen? Okay naman po itong place natin. Hindi naman po siya ganun kalamig. Pero mas, nag-respan po ng maganda si Doña Carmen pag humid po yung environment. Gaya po nung dito sa amin, kasi nga meron din kami mga maraming punong kahoy, humid kami. So, ano po talaga sila? Malaki and happy po siya. So, kung yung sa place ninyo ay hindi po ganun ka-humid yung environment, medyo mainit po yung hangin na nagsisirculate, ay mag-i-mist nyo na lamang po si Doña Carmen. Mag-spray lamang po kayo, kumuha kayo ng sprayer, then lalagyan ng tubig, mag-spray lamang po sa bahay niya para po medyo malamigan po siya. Marami din po nagtatanong about sa price ni Doña Carmen. Well, dahil luka lamang po siya, kaya hindi po siya masyadong mahal. Yung iba, nagtitinda po, price po nila is nagre-range from, merong 120 yung dalawa ang dahon, merong 180 yung apat na dahon, and then may 500 kung medyo, bushy na po siya. And itong mga ganito po ay parang 500 to 1,000 na po itong ganito. And then yung nakita ko po is yung ganito, mga merong 500 ganun, isa lang po kasi ayan, so yun, meron din pong 1,500 kung talagang napakabushi na niya at napakarami na po niyang mga anak. And also with the plant fertilizer ay nagre-respond din po ng maganda si Doña Carmen sa liquid fertilizer. Yun po yung nabibili natin sa mga agri-store. Pero ako never po akong gumagamit na ng mga synthetic fertilizer kasi nga yung gamit ko po is mga vermicomposting, compost yun. Compost din po kasi yung ating mulch. Yes, huwag nyo po din kaligtaan na magmo-mulch kasi pag nagtagal po, yung mga roots po ni Doña Carmen ay lumalabas na po. So, kailangan, imo-mulch po natin siya pag ganun po yung mangyayari. And then, mas maganda po na yung mulch po natin is compost po siya para slow release na fertilizer na po yun para kay Doña Carmen. And saka wala po siyang mga diseases, hindi po siya masyadong nagkakasakit sa awa naman ng Diyos, basta proper care lamang po. Ang problema ko lang po dito sa Doña Carmen ko is kinakain po sila ng mga uo dahil ang dami pong caterpillars dito po sa amin. And kung medyo droopy po yung leaves ni Doña Carmen ay baka po meron po may problema sa pagdidilig niyo, baka po yung na-overwater siya or kulang po siya sa water. And also, meron din pong nagtatanong about hugas-bigas, kung kailangan po ba daw na everyday yun ibibigay kay Doña Carmen. Well, yung hugas-bigas ay pwede rin po siyang everyday natin ibibigay sa ating mga plants, pero kung basa pa po yung soil ni Doña Carmen ay huwag po kasi ayaw po niya ng wet na soil, yung palaging wet na soil. So, okay lang na every 2 days or every 3 days, ganun po. Basta po medyo dry na po yung soil niya, then saka na po tayo mag-ibilig ng hugas-bigas. At saka isa din po yung hugas-bigas sa ginagamit kong pandilig kay Doña Carmen. And then, yes, hindi po ako everyday na nadidilig po sa kanya dahil medyo marami po yung mga plants ko. So, alternate po sila na binibigyan ko po ng hugas-bigas.
And another thing is about propagation. Well, kailangan itabi muna natin to sila para po maipakita ko po sa inyo yung pag-propagate kay Doña Carmen. Ito po siya ay hindi pa po ito pwedeng ipropagate dahil medyo maliit pa po yan. Ayan. And this one ay pwede na po ito tip cutting. Kaso lang po kung gusto nating maging lush po siya, maging bushy yung marami po silang dahon, ay wag na lang muna. This one po ay pwede na po siyang ipropagate dahil matanda na po itong Doña Carmen na to, siguro about 5 years na po. And kung makikita po natin ay mahaba na po yung kanyang stem. And ito nga po, lumalabas na po yung roots niya. Siguro dahil to sa malamig na panahon, kaya ayan, lumalabas yung mga roots. So putulin na natin siya para ipropagate. So here, ganito po yung pagpropagate kay Aglaonema Doña Carmen. Pwede po siya through division. So ang gagawin ko is this, ito. I-divide natin. Ayan, kukunin natin siya. Yung iba, ang ginagawa nila is, tinatanggal lahat ng plant na to. Yung buong plant, tinatanggal sa pot para i-propagate. Pero ako naman, ipapakita ko lang po sa inyo kung, paano natin siya i-propagate na hindi na kailangan tatanggalin siya sa pot niya. And so, this one is through, division. So, ganito lamang po yan. Yeah, yung mga ugat nila is nag-criss-cross na dito sa ilalim, pero okay lang po yan sila kung mapuputol. May mga ugat na mapuputol. Okay lang po sila doon. Kaya po nilang mag-survive. Here, ito po siya. Ayan, ito po yung nag-connect sa mother plant and ito yung mga bagong ugat niya. So yan, pwede natin tong direct itanim sa soil. Yan. And then this, ito, ititip cutting po natin. Ang gusto ko lang po kasi na sa ganitong propagation na hindi siya tinatanggal sa kanyang pot is madali po siyang tumubo yung mga bagong babies. Pag ganito kasi kung tatanggalin siya natin sa pot, madidisturb lahat ng kanyang root system. So yun, medyo it will take a little while para po siya makaka-recover. So here, ito, kakat natin siya dito kasi andito yung mga bagong roots. Yan, this. So, ito is pwede po natin siyang ipropagate in water. Ayan, pangalawang propagation technique po siya. And ito ay ikakat po natin din dahil kung hindi po natin to ikakat, ay dito po mayroon na naman pong tutubo na bagong shoot and payatot po. Pag dito po tumubo yung shoot, payatot po yung magiging result niya. So, ikakat po natin siya dito. Hindi po dito masyado. Dito lamang po para meron pa siyang nagsusupport sa kanya na water or mga nutrients para sa mga bagong babies na tutubo dyan. So, ikakat natin here. And ito, kung napanood nyo yung iba kong video na nag-propagate ako ng aglaonema is pwede natin to siyang ikakat. Kinakat ko, yung dati kong video is kinakat ko dito about 1 inch para ipropagate. Pero the issue lamang po, pag ganun yung technique na ating gagawin is medyo it will take a little while bago po siya tumubo. Medyo matagal-tagal. So mas prefer ko po na pag ganitong stem ay dito po siya sa compost ko ibabaon. Puro compost po itong nandito. So igaganyan lamang po natin siya. This is the third method of propagation kay Aglaonema Doña Carmen. So dito lamang po siya and tatabunan natin ng konti. Konting-konti lamang po.
Okay lang po na meron pong nakausli na part niya. Ayan. And then, dapat panatilihin po natin moist ang soil ng ating compost para madali pong tumubo yung mga bagong shoots dito sa stem na to and also yung mga bagong roots. And this one too is medyo matanda na po to siya eh. So, kailangan po natin din siyang i-cut for propagation. So, dito, tip cutting. Ito is tip cutting po yung method ng propagation na to. So, pwede din po natin siyang i-propagate in water. Pero ako, between water and soil, direct soil propagation, mas gusto ko po yung si direct soil. So, ito, pwede sa water. Itong isa, kukunin ko na lang po ang i-propagate ko siya. I mean, i-direct tanim ko po siya sa soil. Kasi meron na po siyang mga ugat-ugat, itingnan nyo. May mga roots na po siyang maliliit, ayan. So, pwede na po siyang direct sa ano natin, sa soil. And mas gusto ko po pag ganun, dahil mas madali pong dumami yung ano, roots ni Doña Carmen. Yun po yung napansin ko sa kanya. Mabilis lang po ano to si Doña Carmen, mabilis lang po siyang nagkakaugat. So, ayan, dito lang po. And pag okay na to siya, pag lumalaki na, ay saka na lang po natin siya ililipat sa malaking pot, sa permanent pot niya. So, ayan. So, ganito lang po yung pag-propagate kay Aglaonema Doña Carmen. So, ito, pwede na to. Direct itanim sa yung soil, I mean, yung sa pot na, permanent pot na po niya. Ito, hindi ko to itatanim dahil ibibigay ko to sa aking aunt kasi nanghihingi po siya. So, this is for her. And ito rin, this will take siguro mga 3 weeks para tumubo yung mga ugat niya. And pag meron na, pag medyo mahaba na, pwede na natin siyang itanim in soil. Siya nga po pala, ito po pala si Doña Carmen, ay tumataas po siya. Umaabot po siya ng about mga 3 to 4 feet yung kanyang height. And ito nga po is mga about 4 months pa siguro to sa akin. And look at here, more than 1 foot na po siya. So siguro mga, ayan, mga 2 feet na po siguro to. Dahil nga, yun tumatayo po yung kanyang dahon, mga dahon niya, ayan. Kaya humahaba po siya. And also this, ito, ayan, po diba, mga... More than 2 feet na po to eh. Yan. So, and tumataas pa po to. So, yun. Kaya maganda siya na pang ano lang po talaga sa floor. Lamang po siya ilalagay pag indoors. And hindi po siya pang tabletop na kind of aglaonema. So, yun po lahat ang tungkol kay Aglaonema Doña Carmen. And sana po ay may natutunan na naman po kayo from this episode. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo para po updated kayo sa ating mga gardening tips and hacks. And hit the notification bell para po wala kayong video na may miss. And also, abangan nyo yung susunod nating video, yung part na ating Aglaonema series. Dahil ang pag-uusapan na naman po natin ay si Big Roy Aglaonema. So stay tuned. See you on the next video. Thanks for watching. Happy gardening. Bye!